Sang history, ika nga, sa mundo ng drag race ang ating pag-uusapan. Well, para sa di nakakaalam at malabong di mo alam, ito ang mga karera na isang tuwiran lang, kumbaga ilang metro lang ang haba ng inyong paglalabanan. Isa sa race na kung tawagin is easy money, kasi sa mga gantong klaseng karera kasi guys, is talagang malaki ang pustahan na sa sobrang laki ay talagang bago ang buhay mo kapag ikaw ang nanalo, tulad na lang dito sa video na ating pag-uusapan, ang Team Luzon and Team Visayas. Isang karera na tatak talaga sa ating lahat, isang karera na sa history ng mundo ng drag race dito sa Pilipinas. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information about sa new history sa mundo ng drag race. Bago tayo magsimula guys, gusto ko munang batiin ng congratulations ang boat team kasi di po biro ang effort, pagod, sipag at pera na nilabas nila para lang bigyan tayo ng napakagandang laban, napaka-professional na galawan and very friendly game na karera. Sobrang salute, hanga ako sa parehas na kupunan. Well, ang drag race na ito guys is ginanap nga po nitong October 8, 2022 sa Batangas Racing Circuit na sa pangunguna nga po ng NGO Philippines. Ang race na ito guys is tinawag na Million Race in the Philippines. And ang representative para sa karera na ito is ang Team Luzon and ang Team Visayas na pinangungunahan ni Boss R sa Team Luzon and Boss Teves sa Team Visayas. Sobrang professional nga po ng dalawang ito guys kasi ika nga ng isang post ni Boss R, "We're making a history with Boss Teves." And karagdagan niya nga po na sinabi ay motor and pera lang ang magkalaban. Kaya sa drag race na ito guys, talagang makikita mo na pagkatapos ng karera ay talagang magkaibigan pa din ang bawat kupunan. Pro battle, ika nga, sports lang. At may iba nga na iniisip na baka may personal na galit ang dalawa. Kasi guys, may mga video daw kasi na nagyayabangan pa nga daw silang dalawa. Okay, eto na Boss Ron. Check ko na kung bakit umapalya yung motor ko. Pag nag-okay to, G na tayo. Puta, baka madumi lang yung carb. Ay, nakahigo pala. Kaya pala pumapalya. Putang dumi ito. Linisin mo yan. Linisin mo, Tomin. Kaya pala ang dumi. Itong carb. Huwag na yan. Madumi yan. Itong carb, linisin. Putik. Well, sa mga ganang clip kasi guys, talagang may isip ng iba na baka may gap. Pero yan guys, is katuwaan lang. Boss Axel, eto wala namang mga issue, walang mga bara, kaya laban na laban na. Wala, maayos to. Oh, medyo pakatlay gulong, baka may bara din. Naku, bara nga, ano ba yan? Yung mga bara din bala, boss. Sorry, ha. Tanggalin natin bara. Oh, sa magneto, meron din. At para sa mga hinete nito sa Team Luzon, ang hinete nga nito guys is nagmula pa sa bansang Thailand. Thailand mechanic, Thailand top 1 rider na ang pangalan ay Bank Jockey Bonhur. Samantalang sa Team Visayas naman, ang maghihinete po ay si Kirby Caparon, mechanic at pangbato ng Team Visayas. Talagang walang tapon sa mga rider na ito. Kumbaga guys, ito na ang pinaka the best na rider ng bawat team. Bago nga po magsimula ang karera na ito, meron silang condition na pinag-usapan at pinagkaisahan na yun lang po ang susundin. Unang condition, syempre dapat legal. And syempre, sa ligtas na lugar, racetrack. Kaya ginanap nga po ito sa Batangas Racing Circuit. Same Super Open.
ang mga race bike na gagamitin, which ito ngang si KRR Super Open and CRF Super Open. Other condition guys is open gas, open weight, open rider. Tuple start considered as one loss, two wins, and kung may masira man sa both team, 30 minutes limit time lang po para mag-ayos and pwede po silang magpalit ng pyesa. Yun po ang kanilang mga condition sa karera na ito. Ngayon, kamusta naman ang performance ng rider and ang bike na kanilang gagamitin ng bawat team? Sa Team Luzon nga po guys, ito nga po is nakahit ng 177.3 kph in just 6.357 seconds sa haba ng 201 meters. Sa Team Luzon naman guys, ito naman po is nakahit ng 334.667 kph in just 7.780 seconds sa haba ng 201 meters. Kaya makikita na talagang di basta-basta ang bawat team. At nung October 8, 2022 nga is naganap na nga ang kanilang karera. Hindi pinaisa.